Yan po si Max, yung mga kaprobinsya, oh. Dito namin pinastool. Yan, maraming pagkain dito. Para hindi siya magsawa sa napier. Kasama ko ngayon si Bingo. Yan. Bingo. Sit down, Bingo. Sit down. Pundo, Bingo. Sit down. Yan. Suman. Huwag kang kabayo po. Magpakabayot ka, Max, ha? Tuloy ka gulay. Padid si Max, ha? Panay paak. Lagi ka. No. Ayan, Bingo. Pakilaban na ipatid si Max, mga kaprobinsya. Lito ni kabayuan eh. Dilit ba si Awan? Na nakita ni Bingo si Max kumakain ng damo, ginaya din ni Bingo. Sige. Oh. Ito, nagkagulay sakit ng pati na. Pundo, good, pundo, stay down. Oh, tignan niyo po, oh. Ito pang antak si Maximo. Siyang maigaw, kaya nag-uus ka pati, bro. Tikwang niyo ka. At si Bingo, ginaya niya si Max. Ibang klaseng aso to. Siya makaon, no, gini. Yan po. Oh, sige. Pati lang lagi ka niya. Muguya ni Ro, ah. Sit down. Sit down, Bingo. Sit down. Very good. Oleh patirai, ha? Oleh patirai, yod. Ops. Muguya juga ini si Max, oh. Yan po si Max, mga kaprobinsya. Napakataba na. Pero, pilit ko po na ikurik yung mali niyang ugali para hindi natin siya maibinta. Sige. Okay lang na siya. Kaya gato bang man. Oh, talikod din si Mas. Oh. Tumalikod agad. Napakaaga pa mga kaprobinsya, pero naglakad na tayo dito. Yan po ang maganda sa bundok. Pag may mga trabaho tayo, pawisan tayo agad. At yung mga alaga natin nakakaaliw. Parang nalibang ako ngayon kay Max at ni Bingo. Si Bingo, ginaya niya si Max. Paguluhin niya si Max, ah, tumalikod agad. May bisyo ni Musa. Oh, na. Ito na. Hayaan ko muna si Bingo na maglaro sa sapa. Pagkaaga pa lang, pero hindi siya ginaw, oh. Nagbula pa ko. Hinihingal na si Bingo, oh. Pa, lalik ko kayo. Hmm.
Oke, tinggalin aku yung tali mo. Sige, ligo. Stay, ay, babasa ta. Stay. Tinanggal ko yung tali niya. Buti pa si Bingo, walang kirap-hirap paliguan. Sunod, magdala tayo ng sabon. Psst. Ito, Bingo. Pili ito. Okay. Ta. Hindi ka maligo. Ta. Yata kayo. At ngayon naman, yung unggoy natin, ang ating bigyan ng pagkain. Pag makita niya ako na may dala, maglumbag na yun. Goy, si Goy-Goy, hindi pa yan nakatikim ng apple. Ngayon, subukan natin na bigyan siya ng apple kung kainin ba niya. Yan. Ate Goy. Op, Goy. Goy. Ayaw galagan, Goy. Kaya na iro, Goy. Oh. Oops, kaka. Yan oh, inamoy-amoy muna niya. Kaya na, Goy, ha? Yan po, tinikman yung Goy. Tinikman ni Goy-Goy. Ito, Sandra. Masarap, Goy. Bajita na, Goy, ha? Pamahaw, panigto, panihapon. Sabot? Hmm? Hmm? Kas, murag karang tao ba? Ubusin mo yun, ha? Bantay na yung murag usik-usikan niya. Ubusin mo yan. Ang lakas pala niya kumain ng apple, oh. Dilaan pa. Hmm? Hmm? Binalatan. Hmm. Yan po ang aming alagang Goy-Goy. Hindi niya inubos, mga kaprobinsya, oh, yung apple na binigyan natin sa kanya. Ya, nangingi naman siya. Saan pa? Kusin niya mong siwet. Ha? Kusin niya siwet na natin, ha? Ha? Kusin niya, kusin, kusin. Ha? Na. Yung mga siso namin, mga kaprobinsya, oh. May isang maliit, hinalo na nila. Kasi dalawa lang yung napisa. At hindi pa napisa yung ibang itlog. Kailangan niya na ihiwalay kasi madaganan at hindi makakain. Yan, oh. Gutom na sila. At sa kabila naman, yan, pabo at saka manok. Tapos lang kumain, palabasin namin para makagala-gala sa labas. Yan, oh. Dagko na. Mga kubra. Tingnan niyo po, mga kaprobinsya, oh. Yan. Kubra. At saka pabo. Thank you.
Oy. 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 Yan po yung mga siso natin, oh. Nakakaalodingan. At may isang gansa. Pag napapansin niyo po, napakahilti ng ating mga sisiw. Pero wala kaming ibang vitamins na ginamit para sa kanila. Ito lang, yung King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Agad na itong gamitin para sa ating mga alaga, manok, kambing, baka, kalabaw, kabayo. Yung kabayo natin, napakataba na dahil sa ating King's Beta Plus na ginamit. Pwede din sa rabbit. Pag nakita niyo po yung mga baboy natin, grabe, ang lulusog nila. Dahil yan sa vitamins na ginamit natin na King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Pag magkaroon ng sipon yung mga alaga natin sisiyo, Panamox 40 po ang aming ginamit at Panamox Caplet naman para sa mga inahin at tandang. At ngayon naman, maglagay kami ng pataba dito sa aming mga napier. Kasi lumiit. May mga ibon mga kaprobinsyo. Saling. Yung palot. Palot yung ulo. Yan o. Maganda yan alagaan. Yan, lumipad. Rambol atong kadong, purtin-purtin ug atong amonyong. Ito, dala na ako. Ug atong ito nang ug sakol ito. Ibingo, oh, hindi pa pakali. Yung mga napier natin, pag malagyan nato ng pataba lahat, gumanda naman to at mabilis lumaki. Kailangan natin na maglagay ng pataba para mapabilis yung paglaki ng ating mga napier. At dito po dati, nagtanim kami ng kalabasa. Naka-harvest naman kami dito ng kalabasa. At doon, nagtanim kami ng watermelon. Pero bala ko po na ano naman tayo sa kabila magtanim ng watermelon. Dito, hindi lang masyadong maganda yung resulta sa ating napier. Kasi may mga niyog, may mga kahoy. Yan po ang resulta mga kaprobinsya sa napier o na hindi agad malagi ng pataba. Lumiit. Lumiit yung katawan. At ito, yung napier na to, kunin natin ito.
para ibigay natin kay Jiko at ni Lina. Si Jiko palagi umiiyak kasi hindi na namin siya pinadidi. Laya Jiko, nabigyan na ito kanina mga kaprovinsya. Ito ay follow up lang. Painumin natin ng tubig si Bingo. Pogi mga kaprobinsya, oh. Dako na kayong sapat. Niyo po ang pagbabago sa kanyang katawan. Yan. Pira na to, pag ibinta natin. Oops. Ah, naku, ano ka pugi? Yan po talaga mga kaprobinsya, basta lumaki niyo yung katawan, magmanyag yun. Wala pa itong isang taon sa amin, mula na nabili namin siya. Pero pag tingnan niyo po, ito na siya. Hindi po nakakasawang tingnan, pag may mga baka tayong alaga na ganito kalaki. At ganito kapugi. Ha? Gwapo kayo. Dati po hindi ako matakot pag himasima sa kanya. Pero ngayon, wala na. Oh, na, na. Pakihara mo utok si Maximo. Pugia ka. Pero si Pugi mga kaprobinsya, pag manganak yung dalawa nating baka dito, siya na po yung tatay. So, abangan natin yung dalawang babae na kinasta niya. Kumana ba sa kanya ang itsura? At ito rin,
Buntis daw. Bagong bili natin sa mga hindi nakapanood sa una nating mga video. Buntis po yung baka natin pula. Nabili natin siya sa halaga na 36,000. Kan. Marami po nagsabi na parang si Basya daw. Pero sa tingin ko po medyo hybrid siya ng konti compare kay Basya. Yan po, malaki yung ulo niya at yung katawan. At abangan natin kung ano ang itsura sa kanyang anak. Pugi, grabe pugi mga kaprobinsya. Na-amiss po ako na nakalabas siya sa kanyang kulungan. Ako na kayo. Yan po yung mga ibon natin, oh. Yung ating parakets. Tingin ko, yung iba nating ibon nito, malapit na sila mga itlog. Kasi minsan, pumasok na sila sa loob ng paitlogan. Yan po, oh. At sana naman, dumami yung mga parakets natin dito. Sa ngayon po, ay nasa 29 heads sila. Yan. Kaganda tingnan, oh, yung kulay yellow. At yung ating zebra, napakahilig maligo sa tubig. Tingnan niyo po, oh. At yung ating kukatin, yan, hindi pa natin nalipat, pero malipat na natin sila, malapit na, kunting pisa lang. Yan, oh, kukatin, napakaingay nila, marunong sila magwisol. Yan, yan, oh. Yan na po yung bahay sa ating ibon, oh. May bubog na. Yan. May bubog na. Screen na lang yung kulang. At saka pintuan. So, kunting tiis na lang sa ating mga alaga. Mailipat na natin sila dito sa malaking kulungan. Tapos, dalawang kwarto po ito. Ang mangyari dito pag matapos na to, yung isang kwarto mabakante muna. Wala pa tayong ibang ibon na may ilagay. Yung anak ko si Third, gustong-gusto niya na pumunta dito. Gusto niya sumama. Tuwing alis ako sa bahay, pag sabihin ko sa kanya na punta ako dito, gusto niya sumama sa akin. Kasi alam niya na marami tayong alaga dito, may mga ibon tayo. Parang mahilig din siya sa ibon. Si Jigger Third. Pero si Junior, hindi siya interesado sa ating mga alaga. Magkaiba sila ng ugali. Yung parakets natin mga kaprobinsya, oh. Yung isa, yan, oh. Parang gusto niyang pumasok sa paitlogan na ginawa natin. Yan, oh.
At hindi lang isa yung nakikita natin kanina. Parang nililisan niya yung itlogan. Pati yung mga kulay yelo. Kanina pumasok din sa mga itlogan na ginawa natin. So hindi magtagal mga kaprobinsya. Sana dumami yung alaga natin dito. Ayo, buta lensa kan ya, Bro? Mga recycle. Nagbusa na kami ng kahoy. Wala nang jubilina. Yung niyog yung natira. At ngayon naman, kunin natin si Max. Tingnan natin kung nabusog ba siya. Pero sigurado po tayo, basta si Max ang ating ipastol. Sigurado po tayo na busog siya kasi palagi lang kumakain. Walang tigil, hindi tumigil sa pagkain. Basta may mga damo. Tingnan niyo po, hindi siya tumigil sa pagkain. Grabe, parang dinamitan ng scatter yung binaglagyan natin sa kanya. Max! Maximo! Banal yung kasanan. Naglambo dahil siya. Gusto na niyang umuwi. Relax. Relax ka lang. Busog na busog si Max. Oh. Pero kao na gapon. Relax. Yan po mga kaprobinsya. Oh, oops. Di jump ra, di jump. tumalon. Grabe si Max eh. Condition na condition talaga.
Pag magtagal natin si Max mga kaprovinsya, parang maturo tayo mag-alagat ng kabayo kung paano siya dalhin. Ngayon oh, mas hindi siya matigas pag sa baba natin talian. Pero pag sa busa lang, say! Napakatigas. Ayan oh, alaman niya kung saan siya pauwi. Maligo ko ka. Gusto niya maligo? Gusto lang siya maligo. Busog guys mas mga kaprovinsya oh. Oh, inira! Dandahan lang! Ay, bonbon na Max! Birahi Max! Bonbon na! Oh! Ngayon po, parang hindi na tayo nahirapan kay Max. Pag ito yung gagawin natin, talian yung bibig niya. Ha? Ngayon po, ito yung ginawa natin. Oh, oh ayun na. Abot na. Yan po si Maximo, kain na naman. Kaya gumanda yung katawan niya. Kahit saan kain. At si Kuribun mga kaprovinsya oh, talon na. Hindi na siya masyadong mailap. Ang lakas kumain ni Maximo oh.